puspusong pagbati sa lahat ng pagpapagal nyo ha, sa ating adhikain na mawalan ng korupsyon dito sa ating bansa. At ang aking panawagan ay huwag po tayong mawawala ng gana, huwag po tayong mawawala ng sigla, patuloy po ang ating masigabo at masigla na pagkikibaka upang ang kriminalidad, ang mga anomalya, ang mga krimen ay hindi po maghari dito sa ating bansa. Sir, buhay pa ba ang voluntarismo ngayon? Oo, kitang-kita nyo naman. Nandiyan ang Citizens Crime Watch, nakita nyo. Napakarami pong miyembro, hindi lamang dito sa Maynila, kundi sa lahat po ng sulok ng ating bansa. Wala naman pong pasweldo yan, walang pabuya na kahit ano, kundi yung kanila lamang pakiramdam na sa kanis sila ay nakakatulong sa pag-unlad ng ating bayan sa pamamagitan ng paglaban sa anomalyat mga kriminalidad. Your invitation sa ating po mga manonood. Well, ang ating panawagan po sa lahat na nakapanood dito ay sumama na po kayo sa amin. Meron pong marami pong mga organisasyon dyan. Lalo-lalo na po itong CCW. Ilang taon na po ito? Since 1993, hindi po nagsasawa ang pamunuhan ito at mga kaanib na lumaban po para sa ating mitiin na magkaroon na isang malinis at mapayapang bansa. Ang hamon ni Pangulong Duterte ay walang gobyerno na magtagumpay kung walang suporta ng taong bayan. Itong Citizens Crime Watch ang tugon ng mga advocates o crusaders against corruption, illegal drugs, and criminality. Ang invitation niyo po sa iba pa para sumama sa CCW? Kami po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga makabayan, makadiyos at makatao na suportahan itong CCW, sapagkat ang pagsuporta sa CCW ay pagsuporta kay Pangulong Duterte at ang kanyang kampanya laban sa droga at kahirapan. Bilang National Executive Vice President at member ng board, ako'y natutuwa dahil itong activity na to ay very memorable, very timely, and very significant. Lalong-lalo na, sa activity na to, nakita natin yung naunang mga leaders ng CCW at nakita-kita pati yung mga batang membro ay nagkakilala. So ito'y napakahalaga na magkakaroon tayo ng taunang ganitong mga activity para na rin na ma-renew yung ating commitment para sa ating ginagawang advokasya. At sa gayon ay lalo nating mapalakas sa ating samahan at kung ano ang mga programa na ating ninanais na gawin, ating napapag-usapan. At malayo na ang ating narating. So, mas lalo pa natin paigitingin ang ating pagipaglaban sa krimen at pagbibigay ng hustisa sa mga kababayan natin at gayon na rin kung paano natin mapapaunlad itong ating bayan na to. Sa lahat ng mga miyembro at mga opisyalis ng Citizens Crime Watch sa buong bansa ay inikayat namin na magkaroon na ng mga pagbabagong pagkilos kung paano masuportahan natin itong kasalukuyang administrasyon sa kanyang kampanya laban sa kriminalidad. At siyempre, yun din yung pagbabago ng ating bansa. May panawagan at may pag-asa tayo na ang administrasyon ni Presidente Duterte ay mayroon dalang pagbabago, pero ang lahat na itong pagbabago ay hindi mangyayari kung tayo mismo hindi magbabago sa sarili natin. At ang lahat na trabaho ng volunteers ng Citizens Crime Watch ay kung paano makatulong sa ating mga kapatid nasa gobyerno, sa law enforcement, mula sa barangay hanggang sa probinsya. Kung saan man tayo, dapat gampanan natin ang ating papel kung paano makatulong sa pag-solve ng kriminalidad. Ang una nating layunin at una nating misyon is paano makapag-report sa lahat ng mga krimen na nangyayari
at may sabi natin doon sa mga may kapangyarihan para matulungan kung paano ma-solve. Sa barangay lang po ang unang hakbang para sa solusyon ng problema ng kriminalidad. Kaya nga, ang Citizens Crime Watch sa mga bagong opisyalis at yung mga dati na pang-opisyalis nagsasama ngayon, me being now the corporate secretary of the Citizens Crime Watch ay katulong sa lahat ng mga organisasyon na maiayos natin ang pagpapatakbo sa bawat chapter mula sa barangay, sa syudad at saka sa probinsya. Maraming salamat po. Kung pala po si Jerry Pamilaran po, chairman po ng Bayan ng Gloria. At malaki po ang ipinagmumalaki po namin ang CCW dahil simula po nung kami ay matatag sa Gloria ay nawala na po yung mga nabawasan na po yung hindi po tuluyang nawala ay nabawasan po yung mga hindi ka nais na gawain sa aming bayan. Ako po yung malugod na nagpapasalamat po sa lahat sa pamunuan ng CCW sampu po kay Atty. Biligas. Well, kanina sinasalaysay ko ang mga aming tinatawag na landas that na tinahak all through the 24 years of existence. Yung mga inusig namin, mga kriminal, nung hindi pa ban or abolish ang death penalty, kanina ay nabanggit ko na 42 criminals guilty of heinous crime were meted the death penalty. Kaya lang natigil ang pagbitay sa kanila ay because of the abolition of the death penalty in the Philippines. So yung kulang-kulang na mga 30 plus kasi namatay na yung iba while waiting in the death row ay andyan pa rin na hindi pa rin na ibibitay. At hindi na rin pwedeng ibitay because their sentence were commuted to life sentence. And that's the reason why kami po sa Citizens Crime Watch ay amin pong isinusulong na ibalik ang parusang bitay. Gawa ng kung hindi ito may babalik, makikita ng mga salarin at mga kriminal, lalo na yung mga kurakot sa gobyerno, na it's worth committing a crime because crime does pay in the Philippines. So, ito po ay isa sa aming tinatawag na panawagan sa ating miyembro ng Senado na kahit na limited pa lamang yung scope of the death penalty as approved by the lower house, dapat sana isipin nila na kung hindi ito maaprubahan sa Senado, tinapon natin ang pagkakataon na magbigay ng takot sa mga kriminal sapagkat patuloy silang gagawa ng kanilang mga karmal-dumal na gawain sapagkat hindi sila matatakot sa batas. At kahit na makulong sila ay doon sa loob ng kulungan, patuloy pa rin silang gagawa ng kalokohan. Kaya sabi ko, doon sa mga na ipakumbik na namin na about 42 convicts of heinous crime, matagal na sanang nasa kabilang buhay yung mga yon at kasama ni Satanas sa impyerno. Ngunit hanggang ngayon ay narito pa sa lupa at hindi pa rin na nabibindicate ang aming pakikibaka laban sa mga taong nasalanta nitong mga kriminal na ito at yon ang naging sanhi gawa kaya sila na patawan ng death penalty. So yun ang message namin dito, ipasa ang batas na nagtatadhana na ibalik ang death penalty sa bansang Pilipinas.
pag-iibayuhin yung aming ginagawang pagtugis sa mga corrupt officials at tuloy-tuloy ang tulong sa kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan ng ating kapaligiran. At sa mga opisyalis naman ng aming samahan ay sana ay lalo pang pag-ibayuhin yung pagbubantay sa kaban ng bayan. At tapang kasi maraming demanda na sinasampa ng aming samahan at tatag ng loob. Yun lang po. At ngayon nga medyo tumatakbo, gumagana yung resulta ng aming mga sinampang kaso. At sabi nga kanina ni Atty. Topacio ay ako ang abogado nung sinampahan mong kaso si Congressman Villafuerte na ngayon ay suspendido. Yun ang isa sa mga ehemplo na ang CCW ay talagang nakakatulong ng malaki sa ating lipunan. Yun lang po, maraming salamat. Napakalayo na, lalo na din nung panahon ni Duterte. Kaya ako nasabing napakalayo na, although supporter kami ni Presidente Duterte, pero hindi naman kami blind follower niya. Marami kaming sinampahan ng graft and corruption sa Ombudsman na mga appointee ni Duterte. Siguro, masasabi ko, isa na si PCSO Chairman, na si Gerald Corpus, si LTO ASIC yata siya, no? ASIC, si Galvante, tungkol naman sa direct contracting ng mga LTO driver's licenses. At iba pang mga appointees ni Duterte na ngayon ay naninilbihan sa gobyerno. Message po sa mga taga CCW on its 24th year. Congratulations at more power. Actually, isa ako sa mga director din ng CCW. Aktibo rin ako sumasama sa kanila sa mga kanilang gawain. At kami sama-sama lagi pag may mga okasyon at mayroong mga pangkilos, lalo-lalo na laban sa graft and corruption. Pinangungunahan lagi ito ng mga opisyalis ng CCW katulad ni Carlo Batalya at ni Jigs Magpantay. Lagi kami magkasama. Pinakalitis na pinagsamahan namin ay yung pagpapile ng tinatawag na disbarment laban kay Senator Laila De Lima. Siyempre, una sa lahat, binabati ko ang Citizens Crime Watch sa 24th anniversary and ito po ay sinusuportahan ng Balikatan People's Alliance. Alam niyo naman po ang Balikatan ay barangay laban sa justisya, barangay laban sa korupsyon, barangay laban sa abuso, at barangay laban sa terorismo, at barangay laban sa narkotiko. Siyempre, ang barangay sa community. Community against injustice, community against corruption, community against abuse, community against terrorism, and community against illegal drugs. So, in collaboration with the BACC and Citizens Crime Watch, so everybody's concerned. Please support the present administration, especially the President Rodrigo Duterte and other cabinet. Siyempre, ang ating Philippine National Police, including the Armed Forces of the Philippines, and the Ombudsman to fight graft and corruption. Maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. At may Diyos po ang sumainyo at sumatin.